Ni pabisita ka. Nung huli akong nagpunta dito, sinubid kita. Nag-away tayo at nagsabunutan sa harap ng maraming tao. Grabe ka naman. Pumunta ka lang ba dito para ipaalala sa akin yan? Gusto mo ba ng round two? Nandito ako para makipag-ayos sa'yo. Gusto ko nang makawalan lahat ng galit na nararamdaman ko. Para mas malinaw kong makita kung ano yung maganda at mabuti sa mundo. Kung anong nasa harapan ko. Nung una, ayokong panggapin na hindi ginusto ni Philip, nasaktan ako. Mas madali sa akin na magalit sa kanya at sisihin siya para sa lahat ng sakit na nararamdaman ko. Pero ngayon, nakikita ko na paulit-ulit niyang sinusubukang patunayan sa akin na nagsisisi siya. Na kahit malaki yung kasalanan niya sa akin, hindi niya gusto ang mga nangyari. Biktima lang din siya ng sarili niyang galit. So, may naintindihan mo na? Mahal mo talaga si Philip. At mas malaki yung pagmamahal na nararamdaman mo kesa galit dyan sa puso mo. Olivia, gusto ko sana humingi ng tawad. Napawalang sala yung mga taong nanakit sa'yo dahil sa pagprotekta ko kay Philip. Alam kong mabigat yung nagawa ko. Para sa'yo, hindi ako madaling patawarin. Pero Olivia, gusto ko lang malaman mo na pinagsisisihan ko na nasaktan kita. Nabulag lang ako sa pagmamahal ko kay Philip. Kaya hindi ko na nakikita na nakakasakit ako ng tao. Pero ngayon, pinapalaya ko na siya. Pinapalaya ko na rin yung sarili ko sa pagmamahal na'yo. Olivia, tanggap ko na. Tanggap ko na na ikaw yung magpapaligaya kay Philip. At ngayon, gusto ko ibigay sa kanya yung kaligayahan na nanararapat para sa kanya. Sana paglipas ng panahon, matutunan natin ulit maging magkaibigan sa isa't isa. Hindi man ngayon, pero balang araw. Salamat sa oras mo. Hello, Sabrina? Hello? Nakausap ko na si Minerva Alcantara. Pumayag na siya maging whistleblower laban kay Victoria. Salamat sa tulong mo, Sabrina. Sasabihin ko kaagad si Philip para makapaghanda kami. Captain Malvar, sinend ko na sa iyo yung number na yan. Yes. Pakitrace naman. Ang tagal na akong ginugulo niyan eh. Tumawag nga yan sa akin yung isang araw. Eh, sige na naman, please, para mahuli mo na. I'll wait for your call. Salamat, Captain Malvar.
kailangan lang kong i-reconcile na files. Tumawag ko kasi yung lab. Okay. Nurse Cruz? Nurse Cruz, nandito na si Doc. Magsisisi ka sa ginawa mong pagmamatapang sa akin, si Rano. Sino ka? Anong kailangan mo sa daddy ko? Ikaw ba lang ano ka, si Rano? Akala mo ba marangal na doktor ang tatay mo? Pwes, nagkakamali ka. Anong pinagsasabi mo? Tsaka bakit mo ginugulo si daddy? Marami ka pang hindi alam tungkol sa kanya. Pwede ba tigilan mo na si daddy at huwag na huwag ka nang tatawag ulit? Sophia? Okay ka lang? May problema kayo ni Doc Serrano? Wala. Okay lang ako. Hello, Sophia. Philip. Oh, okay ka lang? Philip, kailangan natin mag-usap. Magkita tayo sa gallery. Sandali. Huminahon ka muna. Antay mo ko. Pupuntahan kita. Eh, nag-aalala kasi ako kay Daddy. Nakita ko na yung anak ni Serrano. Siguraduhin mong hindi makakaligtas yan. Yes, boss. Sophia, ano bang problema? May nagawa siyang kasalanan. Ano? Get the spine board. Sophia! Sophia! Kumuha ka na ang bibat! Excuse me. Sophia! Nasaan yung spine board? Ililigtas ka namin na. Relax lang. Yung spine board! Nasaan na? Lipat natin. One, two, three. One, two, three. Check in pulse. No breathing. CPR. I'll be back. Doc. Sophia, huwag mo ako iiwan. Dito ka lang. Sophia. Time of death, 3:46. Thank you.
Sophia, wake up! Sophia! Wake up! Sophia! Sophia! Wake up! Please, please, wake up! Please, please, please! Sophia! Please, wake up! Wake up, wake up! Please, 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 please! I love you! I love you! Sabihin sa kanya. Kung kailan ako nagkaroon ng lakas na loob na ipadama sa kanya yung nararamdaman ko. Saka pa siya kinuha sa akin. Hindi mo siya sinukuhan. Hanggang sa huling sandali niya, sabi mo naman siya. Sigurado ako alam niya na mahal mo siya. Kailangan ko muna magpag-isa. Pinagsamahan niyo. Naintindihan ko yung nararamdaman. Salamat. Nung isang gabi lang, nagkaayos kami. Pareho namin gusto na nabalang araw, magiging magkaibigan kami. Ako yung huling kausap niya nung bago siya mawala. Hindi ko man siya natulungan eh. Meron siyang kausap sa phone bago siya ma-aksidente. Mukhang malaki yung problema niya. Sinubukan ko siyang kausapin pero hindi siya nagkwento sa akin. Kung alam ko lang na ganito yung mangyayari sa kanya, sana pala pinigilan ko na lang siya. Sana pinilit ko na lang siya na kausapin ako. Sige.
Po namin ni Olivia na i-postpone muna yung pagbubukas ng charity ward dahil sa nangyari. Di na, Philip. Matagal mong hinintayan. Huwag mo nang paghintayan ang mga taong kailangan ng tulong. Sigurado ko kayo, Philip. Sige na. Buksan niyo. Sa ganitong paraan, matutulungan mo ako. Kaya mo lang ako mag-isa. Ninong, gusto ko lang malaman ninyo na lagi lang ako nandito para sa inyo, ha? Ha?